istorya ng legal na asawa na parang naging kabit. Nagkaroon ng babae ang asawa ko simula nung kinailangan niyang lumayo para magtrabaho. Nalaman ko na lang na may iba na siya dahil nahuli ko siya pang ibahagi at ipagpatuloy ko ang kwento ng aking buhay. Simula nang malaman kong may kinakasama ng iba si Ethan, mas dumalang pa ang pag-uwi niya sa amin dito sa Quezon. Magkaganon pa man, patuloy naman niyang binibigay ang sustento para sa aming mga anak. Bilang isang asawa at ina, hindi ako tumitigil sa pagkukumbinsi kay Ethan na mag-resign na at magsama-sama na lang kami ng mga anak namin. Sinabi ko sa kanya na palakihin na lang namin ang maliit naming tindahan. Pero lagi niyang sinasabi na hindi yun sasapat para sa aming pangangailangan. At dahil sa mapilit ako, madalas nagiging rason nito ng pag-aaway namin. Grabe. Grabe talaga ang pagod po yung bumabiyahe ko galing Cavite tapos uuwi ako dito sa Quezon. Ikaw naman kasi. Ilang beses ko naman sinabi sa'yo, di ba, na dito ka na lang. Mas maganda nga yung sama-sama tayo dito ng mga bata. Alam mo namang hindi pwede, di ba? Eh, di kami na lang ang dalhin mo dun sa Cavite. Mangupahan tayo ng bahay, malapit sa opisina nyo, di ba? Oh, ito na naman po kami. Daddy, lumalaki na yung mga bata. Ganito na lang ba talaga yung gusto mo para sa kanila? Tuwing sweldo ka lang nila nakikita, kung minsan hindi pa. Ilang beses na nating napag-usapan to, di ba? Bakit may ganito na naman? Ang gusto ko lang naman ay makumpleto tayo. Tayo! Itong pamilya natin. Ano pwede ba, ha? Anong pwede ba? Masama bang hingin ko sa asawa ko ang dapat, ha? Ethan, ako pa rin yung asawa mo. Ang legal mong asawa. At karapatan kong hingin ang dapat at ang para sa pamilyang to. Ano ba naman to, ha? Sa tuwing uuwi na lang ako dito, ganito tayo. Paulit-ulit. Nakakarindi. Hindi ako mapapagod magpaulit-ulit. Bumalik ka lang sa amin. Hina. Alam mo namang hindi na mangyayari yun, di ba? Okay naman tayo na ganito. Nakakasama ko kayo, ang mga bata. Hindi pa ba sapat yun? Hindi. Ethan, kahit kailan hindi magiging sapat ang oras na binibigay mo sa amin. Yung oras na dapat sa amin mo binibigay. Yung journaling na yan ang nakakaranas. Huwag mo siyang idadamay sa usapan, ha? Parang hindi ko siya idadamay, ha? Yung babaeng yan ang dahilan kung bakit tuloy yung nasira ang pamilyang to. Tumigil ka na. Ethan, paulit-ulit kong tatanungin. Bakit siya? Bakit hindi kami? Anong meron ng babaeng yon at nagawa mo kaming ipagpalit sa kanya ng mga anak mo? Sinabi nang tumigil ka na eh. Tumigil? Kung sinong dapat tumigil, eh kayo yon. Kayo ang magaling mong kabit! Alam mo, kung ganito at ganito rin lang, mabuti pa nga hindi na lang ako umuwi dito. Pagod ka na nga sa biyahe tapos may madadatnan ka pang mga tao na hindi makaintindi. Hindi. Wag. Huwag kang umalis. Ina. So sorry. Sorry. Alam mo naman kung bakit ako nagkakaganito sa tuwing nandito ka, di ba? Gusto ko lang naman eh ang makasama ka namin ng mga anak mo. Yung tulad ng dati. Yung masaya. Yung uyong walang kahati. Ethan, please. Please. Bitawan mo ako. Hindi. Ayoko. Dito ka lang. Dito ka lang. Ethan, please. Bumalik ka na sa amin ng mga bata. Parang awa mo na. Dito ka na lang. Kahit para sa mga bata na lang. Kahit para sa kanila na lang. Sinabi nung bitawan mo ako eh. Ayoko. Ayoko. Tulog na mga bata. Si Mika tulog na. Si Kael, naabutan ko nagsiselfon pero patulog na rin yun. Mabuti naman. Maaga ang lakad namin bukas eh. Dapat lang matulog silang maaga. Oh, oo nga. Nabanggit nga sa akin ng mga bata. Mukhang excited sila. Talaga? Mm-mm. Bibilan ko lang naman sila ng mga gamit. Tapos simpleng kain sa labas. Eh, alam mo naman yung dalawa. Laging excited at masaya basta kasama kanila. Siya. Sige, matutulog na rin ako. Pakipatay na lang yung ilaw. Daddy? Gusto ko lang sanang... gusto ko lang mag-sorry. Pasensya ka na kung sa tuwing uuwi ka eh, nag-aaway tayo. Eh, hindi ko lang kasi mapigilan ang sarili ko na
paulit-ulit kang pakiusapan na huwag ka nang umalis. Na dito ka nalang kasama namin ng mga bata. Lumalaki na sila, Ethan. Ayokong masanay sila sa ganitong sitwasyon natin. Na ang daddy nila may ibang pamilyang inuwian. Ina, hindi ko man sila lagi nakakasama. Lagi lang ako nandito para sa mga bata. Alam ko. Ginagawa ko rin naman lahat para mabigay ang mga pangailangan nila. Hindi ko naman sila pinapabayaan. Oo. Kaya sana, makontento ka sa kung anong kaya ko ibigay. Pero Ethan... Mahal na mahal ko sila. Mahal na mahal ko sila, Mika at Kael. Nakikita mo naman yan. Pero hindi ko may bibigay ang pamilyang sinasabi mo. Ina, may mahal na akong iba. At si Jonah rin yun. Kasama na doon ang mga anak namin. At hindi ko kakayanin pag sila nawala sa akin. At hindi ko rin kakayanin kapag ikaw yung tuluyang nawala sa akin. Naniniwala ako. Nababalik ka rin. Nababalik ka rin sa akin. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Pero wala pa rin nangyayari sa pagkumbinsi ko kay Ethan. Kaya ayun, ako na din ang nagsawa. Nagbakasali din ako na baka kapag hindi ako namilit, ay kusa na siyang magdedesisyon na bumalik sa amin. Nagpatuloy ang buhay naming mag-iina sa Quezon. Si Ethan naman ay hinayaan ko na lang kung kailan niya gustong umuwi. Sinara ko na rin ang maliit naming tindahan at nag-focus na lang ako sa pagtanggap ng mga research, school projects, at sa pagiging tutor. Nagpatuloy din ang pagiging tatay at nanay ko sa kambal naming sina Mika at Kael. Nagagawa namang magpakaama ni Ethan tuwing umuwi siya. Masasabi kong naging maganda naman ang naging relasyon ng mag-aama ko kahit na ganun ang sitwasyon namin. Pero isang araw, nang umuwi siya, nagulat ako sa Ethan na dumating. Oh, buti naman naisipan mong umuwi. Ina, pwede ba huwag ngayon? Pagod ako. Teka, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung katawan mo ngayon? Bagsak ang katawan mo ah. Na-ospital ako ng ilang araw. Na-ospital? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin? Hindi ka malang nag-text o tumawag, edi sana naalagaan kita. May gastos lang kung luluwas ka pa. Saka isa pa, nandun naman si Jonalyn. Hindi rin naman niya ako pinabayaan doon. Ah, kaya naman pala. Ina. At tinatanggal mo na talaga sa akin ang pagiging asawa mo, no? Edi ano? Siya na naman ang bida. Siya na naman ang magaling. At siya na ang mas nagmamahal sa'yo. Yung mga bagay na dapat ako gumagawa para sa'yo. Siya na ang may karapatang gumawa ngayon, ha? Ganun ba? Iniisip ko lang naman talaga ang gastos mo pagluwas. Tapos wala pong mag-aalaga sa mga bata. At isa pa, baka pag nagkita kayo doon, awain mo pa siya. Magkakagulo lang. Gastos? Magbabantay sa mga bata? Ito, napakaraming paraan. Kung talagang gugustuhin mo, pwede ka naman na magpalipat dito, di ba? At teka ha, bakit ko naman aawayin yung babaeng yon? Sa ganong sitwasyon? Hello? Kahit siya pa ang kapit, may manners pa rin naman ako. Hindi ko magagawang mag-iskandalo sa ganong pagkakataon. Ay, no. Alam mo, pwede ba tama na? Sana pala hindi nila humuwi kung mag-aaway na lang tayo ulit. Sumasama lang lalo yung pakiramdam ko sa'yo. Eh ano daw ba yung sakit mo? Hindi ko pa alam. Pupunta ako sa ospital sa Lunes. Doon na lang ako magpapagamot. Hindi kasi ang payan ng doktor na tumingin sa akin sa Cavite. Ah, ganun ba? Sige, samahan kita. Hindi, huwag na. Hindi na, kaya ka naman eh. Kaya mo na o may sasama sa yung iba? Hindi na. Oh, bakit di mo masagot? Bakit hindi mo masagot? Ano ba? Sagutin mo kasi! Sasamahan ka ba niya? Ano sinabi ko na sa'yo? Huwag mo na siyang isali sa usapan. Ayokong sinasali mo siya sa kahit anong usapan natin. Oh, eh na paano raw siya? Wala pa raw eh. Hindi pa raw niya alam. Sa Lunes daw pupunta siya ng ospital para dun magpagamot. Alam mo ma, kung makikita mo lang siya, grabe yung pinayat niya. Hinang-hina pa rin siya hanggang ngayon. Hindi mo ba siya sasamahan, ha? Yun nga ma eh. Yun nga. Tumanggi siya eh. Tinanggihan niya ako. Ang sabi niya, kaya niya nang mag-isa. Anong kaya? Eh kakasabi mo lang na hinang-hina pa rin siya. Eh ano pa nga ba? Malamang sa malamang, sasamahan siya ni Jonalyn. Tapos nung tinanong ko siya kung sasamahan ba siya ng babaeng yun, nagalit pa.
na parang ako pa yung mali. Ay, nako anak. Ano bang kailangan kong gawin para ako naman, ma? Para kami naman ang piliin niya? Ina. Ang sakit-sakit na kasi, May. Ang sakit-sakit na. Ako tong mas may karapatan, pero bakit parang ako tong nanlilimos? Bakit parang ako pa tong walang sa lugar? Nasabi mo na ba yung mga yan sa kanya? Opo. Ang kaso, lagi lang kami nauuwi sa away. Tapos, ako naman tong si Tanga, dahil sa takot kong tuluyan siyang mawala. Eto! Nagtitiis ako sa ganito, kahit alam kong hindi naman dapat. Bakit ganon? Bakit hindi pa rin ako magawang pakinggan ni Ethan? Bakit hindi niya magawang iwan yung babaeng yun para sa akin? Sa amin ng mga anak niya? Anak, tama na. Tumahan ka na, ha? Palagay mo ba, ma? Palagay mo ba, hindi na talaga niya ako mahal? Hindi na niya kami mahal, kaya ganun-ganun na lang niya itapon ang lahat? Ay, may mga bagay talagang nagbabago. Madalas hindi pa natin to kontrolado. Anak, alam kong mahal na mahal mo si Ethan. Pero kung yung pagmamahal na yan, unti-unti ka rin pinapatay. Mas mabuti pang bitawan mo na. Hindi ko kaya, ma. Hindi ko kaya. Hindi naman talaga madali, eh. Pero alam ko, kaya mo. Nandito lang ako, anak, ha? Nandito lang ako. Sa pag-uwi niyang yon, isang araw lang ang inilagay niya sa amin. Bumalik agad si Ethan sa Cavite. Sa tuwing naiisip ko na doon siya uuwi, naiiyak ako. Imbis kasi na ako ang kasama niya ay ibang babae pa. Hindi ko maalis na maramdaman ako ang kabit dahil mas madalas nakasama ni Ethan ang babae niya. Pati ang mga bagay at tungkulin ko bilang asawa niya ay iba pang gumagawa para sa kanya. Nang magtagal, nagdesisyon na akong bumalik sa amin kasama ang nanay ko. Sa tingin ko kasi ay wala nang mangyayari. Mapapagod lang akong maghintay sa pagbabalik ni Ethan sa buhay naming mag-iina. Nakahanap din ako ng trabaho bilang production head sa isang pabrika dito sa amin. Ibinuhos ko ang atensyon ko sa aking trabaho. Sa paraang ito kasi ay hindi ko gaano naiisip ang tungkol sa amin ni Ethan. Nagkikita pa rin naman kami ni Ethan kapag umuwi siya sa kanila sa Quezon. Pumupunta din kami upang makita at makasama niya ang mga anak namin. Matutulog kami doon ng isang gabi at pare-pareho na kaming uuwi pagdating ng Linggo o Lunes ng umaga. Sa ganito naming sitwasyon, hindi maiiwasan na may mga nagkakagusto rin sa akin. Ang iba nga'y talagang nanliligaw pa kahit na alam nilang may asawa at dalawang anak na ako. At isa nga sa mga naging matyaga sa akin ay si Ryu.